Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, ngayon naman po ay dadako na tayo sa kung kailan tayo mag-i-invest. Anong panahon po? Okay? So ngayon, punta na tayo sa aking COL account. Yan, punta tayo sa charting. Dahil dito natin makikita yung history po ng isang kumpanya. Okay? So guys, ang tanong ay kailan tayo mag-i-invest? Sa anong panahon ba? Anong buwan? Okay, ang sagot po dyan guys, isang sagot dyan guys ay mag-i-invest tayo kapag may crisis o may problema na dumating. Okay? Halimbawa, ano ba ang crisis natin ngayon? Di ba? COVID-19 ngayon, di ba? Pandemic. So, at ating balikan guys, di ba kung nakinig kayo sa balita, di ba, kailan nag-declare ng lockdown si President Duterte? Kung alam nyo, di ba, ang buwan na yun ay March, di ba? March. So, tingnan natin yung company na ICT. International Container Terminal Services. So, tingnan nyo, ha? O, yan. Anong buwan yan? Di ba, 3-24-2020? That is March 24, 2020. So, sa mga time na ito ay diba, tingnan nyo, March 19, 20, 21, 24. So, bumaba yung stock kasi nag-declare si President Duterte na mag-lockdown. Ano ba mangyayari kapag nag-lockdown? Siyempre po, guys, as a result, ay parang titigil yung ekonomiya, di ba? Parang titigil yung mga movement, yung business titigil. So, as a result, ay walang production. So, bababa talaga yung ekonomiya. As a result, bababa yung stock ng isang kumpanya. Okay? Try natin yung GFC, Jollibee. So, tingnan natin anong buwan ito. So, kung nakikita nyo, that is 3-19-2020. So, bumaba siya, di ba? March 19, yung sa ICT, March 24. Diba, parang magkakasunod lang yung pagbaba niya, di ba? Kasi sa buwan na to ang pag-declare ng lockdown, di ba? Ngayon, halimbawa, what if sa panahon na to bumili ka ng stock sa Jollibee ng 1 million? Try nga natin. So as of March 19, 2020, ang stock po, tingnan nyo sa right side, yung may itim na number, that is 92 pesos. Try nga natin. 1 million divided by 92. So, multiple of 10 ito, multiple of 10. So, meron kang 10,860 na stock sa Jollibee. Ngayon, tingnan nyo. Pagdating ng April 15, di ba tumaas na siya? Pwede ka nang magbenta dito. So, bumili ka ng stock sa March 19, ibibenta mo siya sa April 15. So, wala pang isang buwan. So, anong ilan ang presyo na? As of month? April 15, ang
stock ay 148.21. So ang stock na binili mo ay 10,860 times, ibibinta mo siya sa 148.21. So tingnan mo nga ilan yung pera mo. Meron ka pong 1,609,560. Halos more than half po yung kita nyo. 600,000 po yung kita nyo sa loob lamang na ilan ba? Walang isang buwan. Kasi bumili ka po ng stock sa March 19, bininta mo siya sa April 15. Di ba? Sunod, balik tayo sa ICT. Yeah. So pagbaba niya, bumili ka dito. Ang presyo po ng ICT sa March 24 ay 66. So halimbawa, binili mo siya ng 1 million divided by 66. Meron ka pong 15,150 na stock. So 15,150. So halimbawa, pininta mo siya dito sa June 9. So March 24, bininta mo siya ng June 9. So ilang buwan? Dalawang buwan mahigit. Okay? So times 105. Oh, 105 po yung stock June 9. As of June 9, 105.28 yung stock ng ICT. So see, tingnan nyo po. Ang pera nyo po ay 1,594,992. Kumita ka po ng halos half po ng inyong kapital. So ganyan. So try po natin yung ibang kumpanya. Try natin yung Pure Gold. See, Pure Gold po, tingnan nyo March 19, so bumaba din. Ilan ang presyo? 29. Tapos pagdating ng April 14, naging 46. 29 naging 46. So halimbawa, yung noong March 19 binili mo siya sa kapital na 1 million. 1 million divided by ilan ang presyo sa March 19? 29. So meron kang stock na 34,480. Tapos bininta mo siya sa April 14. Ilan ang presyo ng Pure Gold sa April 14? 46 times 46. See? Ang pera nyo po ay 1,586,080. So, sobra. Sobra yung mahigit. Half of your capital yung kinita mo sa Pure Gold. Diba? So dito pala makikita natin na kapag may crisis, ang resulta niyan ay bababa talaga yung stock. Kagaya ng mga gasolina, diba? Noong time ng pandemic ay noong nag-lockdown, diba?
ang mura ng mga gasolina halos na sa 30 lang, 20. Di ba? So tingnan niyo yung gasolina ngayon, ilan na? Di ba? Nasa 40 plus na mahigit. So ganun din sa stock market. Di ba? Nakuha niyo? So pagdating ng crisis, halos lahat ng kumpanya ay bumaba talaga. Okay? Try natin yung BPI. Oh, see? BPI, March 23. Tingnan nyo, 51. Ang stock ay 51. Pagdating po ng June, naging 77. So, di ba, bumalik din siya. So, pagdating ng June, July, August, di ba, unti-unti nang bumabalik yung tumataas yung stock, di ba? Kasi wala nang lockdown. Di ba? Wala nang lockdown. Kaya as a result, may production na. Umaangat na yung ekonomiya. Okay? So, hanggang dyan lang muna sa ngayon. And I hope may natutunan kayo sa aking video. And stay tuned po sa aking YouTube channel dahil marami pa po akong i-upload tungkol po sa stock market. Okay?